Makabagong disenyo sa passenger terminal at dagdag na underground station ng tren galing Metro Manila. Ilan lang yan sa mga magiging features ng Clark International Airport kapag natapos na ang expansion project ng paliparan. Nagbigay naman ng ultimatum ang Department of Transportation sa consortium na tututok sa rehabilitasyon ng NAIA. Narito ang report. Sa susunod na taon, magagamit na ng mga pasahero ang bagong passenger terminal ng Clark International Airport. Bukod sa mga transport terminal, kasama rin sa disenyo ang underground station ng mga tren na manggagaling ng Metro Manila. Makabago pero may mga elementong hango mula sa nakaraan, gaya ng madambuhalang biga na gawa sa kahoy na ito at mga disenyong kinuha mula sa mga kultura at tanawin ng Central Luzon. Ilan lamang ito sa mga katangian ng itinatayong passenger terminal building ng Clark International Airport na bahagi ng expansion project na aabot ng higit 9 bilyong piso para sa paliparang ito. Sa datos ng Clark Development Corporation, 2.5 million na domestic passengers at 1.5 million na international passengers ang tinatayang gagamit ng Clark Airport ngayong 2019. Pinaplano na rin ang pagtatayo ng railway mula Clark papuntang Subic Bay at nakatakdang simulan ang construction sa pangalawang runway ng Clark. Inaabura na rin ang tutuban to Clark Railway. Wala naman akong challenge. Kung may challenge, yung right of way, pero na-address naman yan. Two and a half years. Connected na lang ito. So yun ang dream ko. We only have 6 years in our administration and we want to move as fast as we can. Napapanahon ang upgrade sa paliparan na itinutulak na alternatibo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa ngayon, may nakakasana ring rehabilitasyon sa NAIA. May hanggang April 30 lang daw ang consortium na gagawa nito para i-finalize ang kasunduan sa proyekto. I will cross that bridge when I get there. But meantime, tandaan na nyo, meron kami mga repair na ginagawa dyan. Meron kami mga construction na ginagawa dyan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng consortium na binubuo ng 7 malalaking kumpanya. Pero dati na rin nilang sinabi na susunod sila sa deadline na ibinigay ng DOTR. Chino Gaston, GMA News.